So. Magandang umaga ulit mga bossing, mga sir. Ito na po yung ating actual na gagawin na plastic welding. Ito po ay sa Honda Wave Alpha. Naibangga po ng aso to sa naibangga ng may-ari to sa aso. Ito nawasak. Kaya dinala niya rito sa atin. Kung makikita po natin mga bossing, ito po ay wasak. Ito po ay sinubukan nilang idikit, oh. Dinikit po nila. Pero wala po mga bossing, useless, hindi po nagdikit. So ito pong gagawin natin ngayon is actual welding na po tayo. Makikita nyo po kung paano po ito idikit sa pamamagitan po nitong ating machine. Welding, plastic welding machine na galing sa ibang nasyon. So, ibubukas po natin yung compressor. Ito po mga boss, ginagamitan din po talaga ng foil. Sa halip na pwede rin pong gamitan natin to ng foil, pwede rin natin gamitan to ng show glue para po dumikit muna siya. So mas maganda po siguro gamitan natin to para mas madali. Lalagay po natin sa likod, tapos lalagay po natin dito sa para dumikit, no mga boss. Ito po, yan. Okay na po siya, nakadikit na po siya. So iunahin po natin dito sa loob. Tapos saka po natin ngayon gagamitan ng plastic welding machine. Yung mga ito. Ito po yung sinasabi ko sa isang video na lalagyan po natin siya ng groove. Ito po yung rod na ginagamit natin mga boss. Ito. Ito po yung welding.
housing, tapos na po yung loob. Kailangan po kasi ito, boss, loob at labas, meron po siyang welding para matibay. Ito po ay tatanggalin natin para ma-welding naman po natin siya rito sa labas. Yan po, nakita nyo mga boss, sa ilalim pa lang, oh, sa ilalim pa lang mga boss, kapit na. So mag-welding ulit tayo rito sa labas, tapos saan natin siya i-grind para totally magdikit na po siya. So umpisan ulit po natin mag-welding dito sa labas mga sir. Lagyan po natin siya ng groove para may meron pong saisa yung pag-welding natin. Okay na mga boss, yari na yung ating isang basag na flaring ng side cover ng Wave Alpha, Honda Wave Alpha. Ang gagawin natin ngayon, ito po, okay na mga bossing, oh, kita nyo po, na-welding na sa loob at saka sa labas. So ang gagawin po natin ngayon mga boss, i-grind po natin siya para po mapatag tong lugar na minilding natin, no? Ito po, makikita nyo po.
Okay, na-grind na po natin mga boss. Ang gagawin uli na po natin ngayon, medyo patay na po siya, no? Ang gagawin po natin, dito na po papasok tong ating tinatawag na sanding. Ito naman po ang ating sanding machine. Mayroon po siyang itong liha na ginagamit po natin dito. Tapos po natin sa water. Ito yung tinatawag natin mga boss na finishing touch, kumaga. No. Okay na mga boss, oh, makikita nyo wala siyang ano, wala siyang bukol, wala siyang ano, may mga kaunting spot lang, pero kailangan natin yan ng kaunting masilya. Pag ito po ay nalagyan natin ng primer, tapos na masilyahan po natin ng kunting-kunti lang. Ito po kasi ang pagkakaiba ng fiber at saka sa plastic welding. Ang fiber po kasi mga bossing, yan po ay bumubukol ng malaki. So hinahabol po nila ng masilya yan para po ipantay rito. Pero dito po sa ating plastic welding, mga boss, kunting-kunti lang po yan. Halos hindi mo po makikita. Pag ito po ay na primeran, masilyahan ng konti, bossing, wala kang makikita dyan. Pantay na pantay po yan. Tapon po, meron tayong ginawa na hindi ko na lang po na ipano, na ipa-video. Ito po, wasak na wasak po ito, galing po sa Honda Wave. Makikita po ninyo mga bossing, oh, wasak na wasak po yan. Wasak na wasak po yan. O, winilding ko po yan kahapon, hindi ko na lang po na i-video. Pero ito, okay naman, nagawa po natin siya ng maayos. So yun na lang po muna sa ngayon mga bossing. Maraming maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.